Welcome back to my channel, guys. So ngayon is mag-tutorial tayo. Hindi muna tayo mag-unbox. So ang i-tutorial ko sa inyo, guys, is kung paano magkaroon ng screen recording dito sa ating computer na to, okay? Yung habang gumagawa tayo is nire-record natin yung ating ginagawa. Importante yan, guys. Mahalaga yan sa mga individuals na mayroong gustong i-capture yung kanilang mga work, guys. Okay, so gagawin natin is hanap tayo ng software muna, guys, para sa ating screen recording. Okay, so punta lang kayo sa Microsoft Edge or Mozilla Firefox kung meron kayo. Then pasok lang kayo sa Google Search. Ayan, so sa Google Search, guys, type nyo lang OBS. Ayan, so meron na ako dati, kiklik ko na lang OBS Studio. So pag wala, kompletuhin nyo para lumabas yung link nyo, guys. Okay, so OBS Studio. Ayan. So dito, guys, sa screen na to, makikita nyo lumabas yung OBS Studio. So click nyo lang yan. Dadali niya kayo sa main website nila, guys. Okay, okay, guys. So itong software na to, guys, na screen recorder is free of charge. Okay, so walang bayad to. So free siya. So meron siyang Windows, meron din para sa macOS, then meron din para sa may Linux na may computer, guys. Okay, so since tayo is meron tayong Windows, so yung download natin is para sa Windows, guys. Okay. So, click nyo lang yan. And then, yan. So, lalabas yung ating download screen dito sa right side, guys. Okay? So, depende sa inyo. Minsan, nandito sa baba, guys, sa left. Pero sa akin, nandito siya sa right side. Okay? Sa upper. Yan. So, antayin lang natin yan, guys, na matapos mag-download. Then, saka natin install. Punta kayo sa download folder. Kung natapos na mag-download, ito siya, guys. Lumabas na. Yan. So, click nyo lang yan. OBS Studio na yan. Yan. So, ito na yung setup niya, guys. Okay. Ngayon, click nyo lang yung next. Yan. So, na-install ko na kasi ito, guys. Kaya ang nangyari is running na kasi siya. So, para sa inyo is idiretso nyo na lang. Okay. So, install nyo lang yan. Okay. So, sa akin, guys, hindi ko na siya install since madali lang naman. Next lang naman ito. So, shortcutin na lang natin. So, cancel ko. So, pasokin na lang natin yung sa aking na-install na software, guys. So, ito siya. Ayan. So, makikita nyo, guys, ito siya. Okay. So, dito na tayo sa main window ng ating software, guys, na OB Studio. Okay. So, sa first, open nyo nito, guys. Wala kayong makikita ang ganito, guys, na display. Okay. So, pati ito, guys, hindi nyo makikita itong display capture na ito na nakalagay. So, ang gagawin nyo, guys, para magkaroon kayo nyan, para makapag-capture kayo, is press nyo yung plus. Ayan. So, may option kayo dito, guys, para mamili. Ayan. So, punta lang kayo sa display capture. So, click nyo yan. Ang lalabas is ganito, guys. Ayan. So, display capture na to. Okay. So, after nun, guys, kaya hindi ko siya naipakita sa inyo na blank ito, guys, kasi ginagamit ko na recording, guys. So, hindi ko maipakita ang naka-blank ito. So, papakita ko na lang kung paano. Press nyo yung plus. Plus, then display capture para lumabas ito, guys. Okay. Yan. So, dito sa right side naman, guys, ito na yung ating control. Okay? So, dito meron tayong start streaming. So, ito, start recording. Nakalagay dyan. So, dapat ito, start. Stop kasi nakalagay sa akin, guys, dahil ginagamit ko siyang nagre-record ngayon. Kaya, press nyo lang ang start na to, guys. Button na to. So, itong button na to is start at stop. Start virtual camera. Then, next is studio mode. Then, settings. At saka, exit. So, next is punta muna tayo sa settings. Click muna natin yung settings. Yan. Okay. So, dapat i-set up muna natin, guys, bago tayo mag-capture para alam natin kung ano yung video ng ating kina-capture, guys. Okay. So, dito sa settings na to, makikita natin may general, may stream, output, audio, video, hotkeys, tsaka advanced. Okay. So, pupunta lang tayo, guys, sa output muna. Okay. Yan. Makikita nyo dito kung saan yung recording path, kung saan nyo siya papalabasin. Okay. So, meron din tayong recording quality. Ayan. So, makakapag-option din kayo dyan. Dito, guys, ang naka-default dito sa recording format na to is MKV. So, nakikita nyo ngayon is naka-MP4 na. Dahil pinili ko na yung option na MP4, guys. Okay. So, hindi ko ma-open ngayon dahil naka-record tayo. So, hindi natin ma-open yan. Pero, pagka once na first settings nyo pa lang, ang nakalagay dito is MKV. So, iset nyo sa MP4. Yan. So, pwede kayo mamili kung anong format ang gusto nyo. Marami yan. Yan. So, ito lang yung gagalawin nyo muna sa output recording, guys. Okay. So, the rest is okay na. Yan. Then, ito nga pala, guys, is ang FPS nitong ating recording na to is meron tayong 30,
at saka 60 fps, so okay na okay siya kahit free of charge siya guys. Okay, hindi limit yung ating magagawa. Ayan. So next guys is yung ating audio. Ayan. So kung meron tayong laptop guys, kailangan i-set up nyo yung audio output or audio input mic ng ating laptop. Okay, so halimbawa meron kayong external mic, kailangan balik kayo sa settings. Ayan guys, so pag pre-press nyo yung settings, punta kayo sa audio. Okay, ayan. So ito na siya guys. So dito sa audio, ito, pasok lang kayo sa global audio devices. Then mayroon dito guys, mic auxiliary audio. Ayan. So ito guys, nakaset sa akin is disabled noong una. So hindi niya na-detect yung aking mic na external sa headset guys, kaya kasi naka-disable siya. So ang gawin nyo guys is piliin nyo yung microphone array. Ayan. Kung pares man tayo ng chipset, so yan ang piliin nyo. Kung ano man yung nasa laptop ninyo guys, okay, or PC. So piliin nyo lang yan. Ayan. Then save nyo lang guys. Then after that, pwede na kayo mag-record at ready na para mag-capture guys. Okay guys, so sa output naman guys, para makita nyo kung saan pumupunta yung sinisave nyong video, punta lang kayo sa settings, balik ulit tayo doon sa output. Ayan guys, so nakalimutan natin. Ito siya guys, so yung recording path, pwede nyong palitan ito. Ayan. So pwede nyong press yung browse kung saan nyo pwedeng i-save, kung saan nyo gusto. Pero ito guys, naka-default is videos. Tignan natin kung nasaan. Close nyo lang yan. Okay, so close nyo yan. Para ma-verify nyo kung saan, bukas lang kayo ng folder. So, makikita nyo dito sa left side. Ayun guys, videos. Ayan, so ito na siya. So, dito nagsisave yung ating mga videos na kina-capture guys. Okay. Okay guys, so ngayon naman guys, i-try natin i-play yung ating mga na-capture kanina dito sa ating screen. So, ito yung mga yon. So, try natin yung isa guys na i-play. At ito siya ngayon. Then, pasok lang kayo sa Google Search. Ayan. So, sa Google Search guys, type nyo lang OBS. Ayan. So, meron na ako dati. So, i-click ko na lang. So, OBS Studio. So, pag wala, complete. Yun guys. So, yun yung sample na ating na-capture kanina. So, yan guys yung ating tutorial ngayon sa kung paano magkaroon ng screen recorder dito sa ating laptop guys or computer. Kung paano magkaroon ng screen recorder dito sa ating laptop or mga desktop na gamit guys. Okay, so download nyo lang yung OBS Studio na software, then magkakaroon na kayo ng screen recorder. So yan guys yung ating quick sharing na tutorial sa ating screen recorder. So hope you like the video, please subscribe, share, like, and hit that notification bell para kayo laging updated sa mga videos na i-upload ko pa guys.